wag pala nga sa lahat mga guys. Ngayon po, nandito po ako sa may motor train, may National Highway, Balibago, Santa Rosa. At nakausap natin po dito isa pong taga motor train po, si Sir Tonton. Ngayon po, i-CVT cleaning niya yung motor niya. Tara, tingnan natin. Saka, para matanong natin kung anong kailangan laging minimaintain sa Honda Fleet na version 3 po. Tara mga guys, samahan niyo ako. Pero pag hindi pa nga nakasubscribe sa akin, please hit the notification bell para updated kayo sa aking mga video. Tara mga guys. So mga guys, ito na si Sir Tonton. Sir, binuksan niyo na yung ano, no? Ang i-check niyo ngayon dyan, yung CVT cleaning. CVT cleaning, no? Ilang ano na po yan? Ilang buwan na po yung motor niyo? Ilang buwan na to, sir? 6 months. Ah, 6 months. Ah, paano siya sa inyo po to? 6,000 kilometer na siya. Kaya kailangan na siya CVT para mag-monitor natin yung belt niya. Yan, maliit. Kaya nagka-dragging light yan. Okay. Check natin yung flypon. Pero ilan na po tinakbo niya? 6,000. Tapos, ang mga pinili ni Kuya ay... Anong ano yung po? Change oil. Okay pa po yung mga bola niya, no? Pero stock na bola pa po yan? Stock pa po. Okay. Pag nagda-dragging, wala dito ang problema, no? Minsan, pinabibili nila dito. Ang problema, yan. Yung mga dumi yan. Yung mga dumi pong naiipo, no? Hindi siya makadikit agad yung naiinginig siya. Okay. Tapos bawat cleaning ng CVT, hindi lang basta yung nanginginig to, tanggalin lahat to para ma-lubricate itong mga to yung lining niya. Okay, parang. Pulayin niyo na, no? Yung dubi po, no? Ayan yung mga naiipo na dubi mga guys, no? 6K. Tapos na naka 6,000, kailangan na talagang ano siya. Ano nga pala sir, sinasabi mo kanina na, ano? Yung sa Honda. Throttle body cleaning, ito naman. Kung kay Suzuki, ang standard niya, fuel engine, throttle body cleaning ay 12,000 kilometer. Kung kay Suzuki yun. Kay Honda, ayaw niya na nagpapa-FO cleaning. Gusto niya palit. Palit. Replace agad, basta nag-cleaning. Kasi, safe ano daw, safe cleaning si Honda. Apo. Si Suzuki, si Yamaha, si Kawasaki, hindi. Ina-FO cleaning namin sila. Okay. Ayan po yung pag-ano niya. Pagbubukas po niya. Tanggalin lahat yan. Hindi lang basta yun ang yun. Tanggalin yan para magarasahan nyo on. Sa may atlas kayo niya. Okay. Wala pa naman napapaltan dito. Talagang stuck lang ito. Ito ang plus lining. Magpapal pa. Dito po ba ko sa motor train kahit sa ibang ano, kinuha? Okay magpalinis? Okay lang. Ah, okay lang. Kahit sa ibang dealer. Kahit ibang dealer po, ano? Eh, yung mga parts guys, oh. Yeah. Ayun, bali si Kuya, nagpa-change oil na rin. Yeah. Ano kuya oil na ang ipapalit nyo ito? Ah, ito po yung mga ano nyo. Ineos. Yan. Ito yung binili ni Kuya Melchor. Yan. Ineo sa oil. Tapos yung sa scooter gear oil. Yan. Ineos din. Yan. Yung pang scooter time, hindi siya pwedeng gamitin doon sa mga di-cambio. Ah, okay po. Kasi masyado madulas siya. Pag ginamit sa di-cambio po, no? Kasi yung lining nito, andito, hindi siya wet. Yung lining ng mga di-cambio nasa loob. Opo. Kaya pang scooter lang talaga. Ito, bali dinilinis ninyo ulat yan. Wala, naubusan sila ng parts cleaner kaya gasoline ang gagawin nila. Ah, bali gasoline. Ah, dapat po, ano pong panlilinis yan? Parts, Mototech, parts cleaner. Ah, dapat po, Mototech na parts cleaner. Ayun, eh wala po daw stock. Kaya ang gagamitin muna, ha? Gasolina. Bali, ano yun yan, no? Pabrush-brushin po, no? Tapos yung bobong ba ng hangin, no? Yan.
kinukuha na ng disiplina. Sir, ang leather dyan, no? Ang leather na gamit nyo, no? Pagkaw po yun? Pagkaw po... Disiplina natin dito sa Pilipinas, lahat ang leather. Oh. Kahit pulang gasolina, kahit pulang, kahit green, unleaded pa rin siya. Wala na tayong leaded. Okay. Kaibo lang sa octane rating. Mas mataas ang percent ito. Ang percent ng pula. Okay. Iba ito, 125cc. Yung 150cc, pwede yung mga pula na yun. Magkataas na... Pagka 150cc pataas. Okay. Pwede yung... Ito, kaya pag sinabi na unleaded, pareso ng leaded pula man, okay na. Okay. Kasi marami nagtatanong din sa akin, kuya, pagka yung, ano bang mas maganda, unleaded o yung premium? Kung sa premium unleaded, mas malakas ang power, no? Mas malakas sumunog yun. Oo. Kaysa dito, ay, mas malinis unleaded. To. Mas malinis to. Ah, mas malinis ang unleaded kasi nga madaling masunog, no? Ng makina, no? Ano to, regular unleaded, tsaka premium unleaded. Okay. Parehas silang unleaded. Nagkaiba lang sa octane. Okay. So yun mga guys, kung motor nyo ay scooter na basta 100cc hanggang mga ano bang pinakamataas mo ngayon? 125 no? So, wala namang 135, madalang ang 135cc saka ano eh no? Yung mga Ranger 150, mga ganon, mga 175 na para ako, yung mga pula pwede. Pampula na po yun no? Okay. 250cc, mga pula. Mga ganito 125, regular unleaded. Ah, regular unleaded. Premium unleaded. Yung mga guys, yun ang magandang gamitin pag ang motor nyo ay mas malinis to. 150 pa baba. 150 pa baba po. Yun, gamitin nyo unleaded. Pero pag 150 pataas na CC, mas maganda po yung premium. Yung kulay pula po yun. Yun na po yung gasolina na panlilinis. Sumubukaan muna ni Kuya. Pero kung may bars cleaner na Mototech, sakit lang to. Madali pong matatagal yung mga, ano niya, mga stain, o, yung mga stain niya, no? Tapos sir, pag yung ano nito, yung... Puso natin. Ito, itong air, ano niya? Air filter niya? Ito yung ano yan, mga gano'ng katagal yan bago palitan? Ang standard niyan, 12,000 kilometer, number 1 yan, number 1. Number 2, 12. Ah, ito pala yun. Oo, no. Pero depende yan sa pinupuntahan ng motor. Oo, kung malalayo ho, no? Laging nag... Kung
yung area maalika mo, kasi benta mo, o dito ang dito siya sa construction area, yun yung mga mabilis mag-dumi. Mabilis siyang magpapalit, no? Gawa niyo. Kaya every change oil niya, chine-check yan. Para mamonitor yung malinis o hindi. Yan ang kuya yung ano? Ah, yung bali ginamitan niyo po nung ano? Kobe na to. Hindi naman yung grasa. Ito pa? High temperature. Yan ang ginamit ni Kuya Tonton niya. Kobe high temperature. Para sa mga grasa nung ano po, no? Yung panggilid. Maluluto po, no? Kasi masyado mainit yan, eh. No? Binabalik ng Kuya yung spray. Yung paglilagay nito may matalas tsaka hindi no? Aba. Lahat ng matalas nasa labas. Ah, lahat ng matalas pa, ano siya, palabas po, no? Kaya magiging talas yun. Kasi kuya, pag naibaligtad, ano mangyayari? Mahirap ang meron pa rin tanggalin eh. Halimbawa, itong lap. Ayan. Matalas tsaka hindi. Oo. Pag naganyan mo, pag tatanggalin mo ulit, hirap ka. Tapos, ganyan talaga ang design niya. Pag tatanggalin mo, kailangan ganun din ang pasok niya. Bali yung palobo, yung makinis, ito yung matalas. Sa labas na. Makinis. Okay. Pati dito sa lamp. Anong tawag dito? Anong tawag dito? Yung sanat ng... Ah, nut. Ito po yung sa belt eh, no? Yung ibigay niyo. Yung torque drive. Ah, yan yung torque drive. Ayun, nilagay niyo na po yung ano-ano, yung clip. Ah, yung nut niya. Clip. Kailangan kasi kaya pinupukpuk ko para sumagad doon. Hindi pwedeng hirap ipasok itong clip. Luluwang lang to, kailangan pits ang pumasok. Ganun din po yan, yung sa taas yung magaspa. Gumawa yung makikita. Mga guys, ito yung clip na sinasabi ko yung tonton na yan. Kapit na natin mag spring, center spring na. Bali may trend po siya na ito. Kailangan maingat dito kasi pag pwedeng tumarasig sa mukha. Ayaw nga ako napagbigyan na-release nyo siya, no? So yung mga guys yan, kapit na siya ulit. Boss, ano yun boss? Ayun na. Repets na. Ah, hindi siya pwedeng ano. Sigsig dapat po talaga gamitan ng ano po tawag dyan sana? Impact range. Ah, range. Impact drive. Para ipit na ipit po, no? Yung standard talaga, dapat dito, pagpaklas dito, torque range, pag hitpit, merong sukat yun. Kung ilang Newton meter. Hindi pwedeng yung basta-basta kasi mabubungi po, no? Lalo, eto si Clay, medyo makakapal lang po yung trend ito. Kung mga Yamaha, manilipis yun. Ah, manilipis ang trend niya. Kaya, ingat lang sa paggamit ng torque. Kasi baka bigla mapatiin, no? Impact.
Tama guys, so pinabalik na yung bola. Anong kuya nga pala yung bola niya? Anong gram niyan? 12? Ano ba yan? 16. Ah, 16 pag ganyan. Ano yan? Lahat 16, no? Stop pa to. Okay na. May pes na lang yun. Kita tayo muna gamitin ang dalagin na hindi ka po mag-anak. Wala, wala na hindi ka. Kaya nga pa rin tayo kung mag-review ang dalagin na hindi ka. Ito, ingat lang sa pag-hipit sa ganito. Paggamit ay impact range. Ito, kasi baka masyado di na. Wala, kasi tatanggalin ko yung yung dumi na ako nakatikit. Liha pwede. O kaya yung pang lagaling bakal po, no? Huwag lang lalagariin, ha? Iba, oh, parang lalagyan lang ng gas-gas, no? Para yung pagkapit para ng ito. Para yung tuming nakatikit, tanggal. Okay. Basta huwag lalagariin. Nandito kasi ang dragging. Opo. Wala doon sa plywood. Ah, wala sa... Ang dragging niya dito po, no? Sa kaskas niya. Yan, madumi yan. Dito, madumi. Sobrang dumi. Sobrang dumi. Imbis na kumapit siya ng maayos. Gaganyan yan. Okay. Kaya siya nagtatrack, no? Akala mo, yung bola mo, putpud na ako, no? Pero yung pala sa dumi, no? Na naipot, yung no? Bola, yung bola, yung bola, kaya pinapalitan yon pag may tama na. Kasi pagkasirain niya yung pulley. Okay. Hindi na siya iikot eh. Pag may tama na siya, i-slide na lang siya. Bale, okay na po, no? Na-change oil na rin. Pagka ko yung mga ganitong service, magkano yung inaabot to? Nasa ano to? 400 dito. Ah, 400. Ano po yun? Tune, ay, change oil tapos CVT. Oo. Okay, no. Bale, 400 po. At least mura talaga, no? Pinalit na yung ano niya, crankcase. So, mga bolts. Yung bolts na ba, halimbawa ito, hindi pantay-pantay. May basta yung ulo, pare-parehas ang nakalabas. Doon siya. Ah, dapat ipasok nyo muna siya ng app kasi pag may masyadong lubog, hindi yun dapat ang tornilyo niya, no? Dapat magkakalitin yung nakalabas. Ayun, dapat pala mga guys, may pattern to. Kasi ang tornilyo niya may mahaba, may maigli. Pag magkakasukat na siya ng ganyan, yan na yung tamang pwesto niya para hindi tayo magkamali. Oo, karaniwan, yung sa babaho, yung maliliit. Yun, pares lang ito. Ah, pares lang. Basta yung sukat ng nakalabas, hindi pwedeng ganyan. Okay. Dapat talaga yung sakto-sakto. Tapos pag nag-hitbed, di ba, inuna ko dito, gitna. Ah, laging una yung gitna. Tapos, susunod ko to. Pa-ex dapat. Pag ano. Okay. Hindi pwedeng dito nag-hitbed pag ganun. Okay. Kasi unang mahigpitan dito, nakaawang dito. Kailangan ang pattern po pag dito. Tapos yeah. Dito. Okay. Yung pala dapat ang pag-iigpit ng ano, crankcase. Dito, tapos dito ulit. Dito sa ilalim naman. Tapos yung taas niya. Okay. Tapos dito. Para pantayan para nag-iigpit po, no? Pati po yung sa gitna, no?
Yung apat na ano, magkocross din po, ano? Parang pare-parehas ang higpit niya, ano? Kasi pag ino na pag ano, wala na, awang na dito. Saan niya po? Sa kilometer ng change oil. Ah, okay. May naka-indicator kasi dyan, may naka-indicate na change oil, kailangan patanggalin natin. Tapos pag nag-1.5 ulit siya, change oil ulit? Nalabas siya. 1.5 to 2,000. Eh, paano pag gaya yung motor oil, malapit ng ginagamit? Basta maka 1.5? Oo. Oh. Pero kunyari, binigla ako, nag-long drive ako, naka 1.5, change oil agad? Oo. Oh. Ah, okay. Sige. Ang Honda, pwedeng iwan 2,000 yan. Ah, 2,000 po. Hindi naman, walang issue si Honda sa nagpupuyo. Yung mga nagpupuyo lang, yung mga ibang brand mga ibang brand. Ah, okay. Yung po. Kasi, pag-ibigin so, yun, ganun din po, no? Pagka naka 1.5, basta change oil agad yun. Depende po yun, kunyari, kahit 4 months na. Kasi kaya ko wala 1.5, mas maganda, mas maaga, mas maaga, mas maganda. Oh. Pero yung standard, huwag yung maitim na maitim, no? Halimbawa si Suzuki, ang change oil niya ay 4,000. Ayun, number 5. Ah. Standard niya. Okay. Sinusundan ko, pero sa akin, inaano ko lang na mas maaga. 2,000 ganun, 20. Huwag niyo lang din sagarin na paabuti sa ano niya. Para naman sa engine nila yun eh, para maalagaan eh. Ah, po. Para mag-polymer. Yung kulan. Itong kulan. Ah, ito po kulan dyan. Sinicheck natin to. Ito yung sa reserva. Katulad nito. Ang kulan nito ay nasa low level na. Apo. Kailangan na itong magbanto hanggang dito sa level ng upper yung guhit po na yan. Itong guhit nito upper, ito yung lower. Kapag bumaba na yan sa lower, bantuan mo na yan ng coolant. May nabibili niyan kahit sa ang dealer, no? Apa. Coolant. Tapos ang lagay lang hanggang dito lang sa guhit na ito. Pwede mong ilang pass ng konti diyan lang talaga. Huwag punong-puno na hanggang dito siya. Kasi umiiit. Ito po yung ulit nun, no? Ayan, yan, tatka. Kapag pag yan, nilagyan nyo na, ano, punong-puno yan, tapos umiikot yung makina, uminit yan, bumabalik kasi yung kulat yan, eh, nag-rotate yan, eh. Tapos, yan, babalik yan, pag punong-puno, maghanap siya ng lalabasan niya. Kailangan level lang dito. Ano siya? Ako sa lino? Tapos, pinapalitan nito, pag ako nagpapalit ng kulat, yung pagpapalitan, drain yan, drain yung radiator, drain yung laman ng block. 12 mil, pinapalitan ko na 12,000 kilometer. Parang nag-change oil. Papaguhin na yung kulat. Eto, pwede mo nang bantuan ito. Ano, kung may kulat kasi niyo. Lagay lang dito, tanggalin lang itong goma. Tapos kapag 12 mil na, drain na natin. Balit ko pala. Pagka 12 mil, makakapalit. Oh, mga guys, okay na siya. Ito nga pala si Sir Melchor. Sir, thank you pa. Na-video ko po yung motor nyo. Right, see po. God bless po. Thank you po. Ito. Set dito. 5,500 yung change oil niya. Masyado matagal. Kapag po yung buyan. 2,500. Ngayon yung oil change na yun, pagkatanggalin natin, papatayin lang natin yung CCI. Tapos
press ng set on. Yun, natanggal na siya. Nakaset na siya ng... Set ko na ang buto. Kilometer lang change oil, 5,827 plus 2,007 plus, lalabas siya kung ano change oil. Ah, dyan naman po yung gear oil niya, no? Pero yung gear oil niya po, paano pa, no? Oo, hindi naman yung masyadong critical. Ba't yung iba dyan, nagpumuti, no? Kasi may tubig. Ah, okay. Kaya nagpumuti yung gear oil kasi may tubig. Baka mamaya, nagtanggal sila ng gulong, hindi na yan na ibalik to. Ah, ito dapat dyan, no? Lagi nila check. Kung dyan napasokan ng tubig, sira lahat ng bearing dyan. Okay. Tapos ang madidrain nyo dyan, kulay puti. Kulay na. Kailangan i-check lang ito. Na, ito pong yung tubo na to, no? Dapat po pala mga guys, lagi ito nakainta kasi pagka ito hindi na ibalik, tapos napasukan ng tubig, yun po kaya nagpuputi yung gear oil. Masisira po yung ano, yung loob po nito. Ano yung masisira mga ngalawak? Masisira lahat ng bearing dyan. Kailang pinalitan ako niyan, sira lahat. Kasi pinasukan ng tubig dito, breather lang to. Kailangan nakapasok sa doon. Yun. Ah, yun, nakapasok. Tapos nakalusot dito, no? Pag yan, umulan, napasokan ng tubig, kulay gatas o puti. Lalo na po ngayon, no? Tag-ulan, no? Ah, ganun lang kapigis pala yun. Sir Tonton. Okay na ulit. Ayan mga guys. So yung mga guys, okay na yung motor ni Sir ano, Melchor. Yan. Pabalik na siya sa trabaho. So, dapat po pala talaga mga guys, itong ganitong mga motor, nakagaya ng mga scooter na ganito. Ang dami po palang chinecheck niya. Ayan, kagaya yung napanood nyo sa video, mga CVT cleaning, sa gear oil, dun sa kanya air coolant, lahat po yun, chinecheck nyo, mga panggilid. Yun po yung pinaka-importante po, yung mga panggilid po nito. Yan, yung panggilid, tapos yung pala yung air coolant niya. Tama, guys. Tonton, sir, baka may shoutout po kayo. Shoutout si, you know, si Jobel Puronta, yung shop niya, J Brothers, sa may Olympia. Ah, yun. Tsaka dito po sa ano, Motor Trade Palibago. Motor Trade Palibago, tapos Motor Trade, Yamaha 3S Platero, sila Jeje, sila Reggie. Okay po. Basta mga guys, pasyal lang kayo dito. Lagi naman po nandito sa Sir Tonton para i-assist yung motor nyo kung anong papayos siya po. Okay. Thank you po, Sir Tonton. God bless po. Light safe po. Thank you po. So mga guys, hanggang dito na lang. Kung di pa kayo nasubscribe sa akin, please hit the notification bell para updated kayo sa aking mga videos. Salamat nga po pala kay Sir Melchor, yung owner po ng Honda Fit Version 3, na video ako po yung motor niya. Ayan si Sir, papasok na po siya. Na video ako po yung motor niya. Pumayag po siya yung pagpapakini niya dito sa motor train. Tapos si Sir Tonto naman po, yung mechanic po dito sa kasa ng motor train Palibago. Maraming salamat po. Thank you po. At gaya na lagi sinasabi, ingat po palagi, ride safe always and God bless po. Abangan nyo po yung mga susunod kong videos, mapakasaman to, mapamotor. Ride safe and God bless po. Pa-like and share na rin po ng aking mga videos. Bye-bye!